Gagawin ng isang anak upang makatulong sa magulang dahil batid nila ang hirap ng mga ito upang maibigay ang maayos at maginhawang buhay sa kanila. Isa na dito ay ang makatulong sa bawas gastusin sa kanilang mga pag-aaral na tunay ngang napakabigat para sa mga magulang. Kaya naman, mayroong tinatawag na mga working students. Habang sila ay nag-aaral, sinasabayan pa nila ito ng pagtatrabaho upang makatulong ang kikitain sa kanilang mga pag-aaral. Ngunit kahit ang humanap ng trabaho ay mahirap, sa bayan ng Marilao ay mayroong programa na kung tawagin ay SPES o Special Program for the Employment of Students. Sa pangangasiwa ng tanggapan ng Public Employment Service o PESO at DOLE ay pinipili nilang mabuti ang mga kabataan na maaaring mabigyan ng pribilehiyo sa nasabing programa. Ang mga kabataang ito ay magtatrabaho sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang bayan habang ang iba naman ay sa mga fast food chains gaya ng Jollibee, McDo at Mang Inasal. Noon lamang Hulyo 7, taong 2016, ay naipagkaloob na ang kabuuang sahod ng mga benepisyaryo ng SPES. Ito ay ang 60% mula sa LGU, habang 40% naman ang nagmula sa DOLE. Ako po yung isa sa mga natulungan po ng PESO. So simula po noon, nung pumunta po ako sa PESO, sila po yung tumulong sa akin para po makapag-aral po ulit. Tapos po, nung pumunta po ako doon, mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Simula po nung araw na yun, nag-decide po si Ma'am Miriam na mag-apply po ako sa GIP. Kasabay po noon, mag-aaral po ako. After po ng GIP, na-extend naman po ako ng DOLE. Tapos after po nun, binigyan po nila Ma'am Miriam yung lola ko ng pangkabuhayan. Tapos po nun, ito po yung SPES. Isa po ako sa mga beneficiaries ng Nag-aaral ako sa PDM. Nung nagsisimula ako mag-aaral, medyo hirap ako sa mga gastusin kasi kahit ganun siya kaliit, hirap pa rin sa aming sa aking pamilya na matugunan yung mga gasto sa paaralan. Tapos dahil dito sa programa ng SPES, medyo nabawasan yung bigat ng gastos. Tapos tulad ko ngayon, fourth year na ako, pwede itong makatulong sa thesis namin. Nagpapasalamat ako sa PESO, kay Ma'am Miriam, kay Mayor na laging nandyan para sa amin. Judith Montibon, Tagaloma de Gato. Nagpapaaral po doon sa pamangkin ko si Judy Ann Montibon. Pamangkin ng asawa ko yun, tapos na naging sa amin siya nakatira. From Mindanao siya, kinuha namin kasi nagtapos na siya ng high school. 1 year na stop, sayang naman yung pag-aaral niya, matalino ng bata. Kaya pinaaral namin siya dito sa Marilao kasi nakita ko naman ng Marilao may college na mura lang. Kasi yung kapitbahay namin, dyan din sa Marilao nag-aral. Kaya nagtanong ako kung ano mga, magkaano yung tuition, kung kaya ba namin mag-aasawa. Nung nabatid ko naman kaya namin, pinaparsigi ko yung asawa ko na kunin namin siya kasi sayang na. Kaya yon yung sunod na last year, na-enroll na siya sa Marilao, sinamahan ko. Kaya naman mag-aral, pero syempre may anak din akong pinaaral. Kaya sabi ko, mayroon daw kapitbahay din namin nag-apply ng dito sa munisipyo ng SPES. Kaya pinasama ko siya. Sa awa ng Diyos naman, nakuha naman din siya. Sa tulong ni Mayor at saka sa PSO at DOLE, thank you po sa lahat. Malaking tulong sa kanya.